Hello guys, ako nga pala si Jiro de los Santos. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng Strava kahit walang internet. So bago natin simulan, make sure nakapag-subscribe ka na at i-click mo na rin notification bell. So simulan natin. Bago natin simulan, make sure na-download mo na yung application na Strava. So buksan na natin. So yan na guys, kapag nabuksan nyo na yung Strava, ganito yung makikita nyo. Yan, yung mga recent rides nyo. Yan, ito naman yung sa mga following nyo. Yan. Tapos kapag magre-record na kayo, ito lang yung pipindutin nyo, itong record button. Yan. Tapos i-close muna natin. Tapos dito makikita nyo yung profile nyo. So, punta na tayo sa record. Example, nag-record tayo. Simple lang naman to. May mili ka lang kung running ba or cycling yung gagawin mo. So, simulan natin by clicking start. Pag na-click mo na yung start, ibig sabihin, gumagana na yan. Okay na yan. Kailangan mo na lang talaga mag-bike or tumakbo. Tapos yan, kung napansin nyo, dumigil. Kasi naka-on yung auto-post ko. Ayun yung bagong update ng Strava. Tapos kapag clinic nyo yan, may kita nyo yung buong view. Yan. Balik natin. Pag ni-resume natin, may kita nyo, ayun yung time, average speed, tapos distance. So ngayon, itatry kong mag-bike dito sa loob ng subdivision namin. So ito guys, na-try ko na mag-bike dito sa loob ng subdivision namin. Ayan. Tapos ito yung stats. Yung time, 1 minute, dito nyo makikita. Seconds, 1 minute, tapos hours. Average speed, 9.1, dito nyo din makikita. Distance, 0.1. Tapos kapag tapos na kayong sa ride nyo, simple lang gagawin nyo. I-click nyo lang itong finish. Dapat may internet ha, para ma-upload. So yan, makikita nyo dyan yung stats, tapos yung location kung saan kayo nag-ride. Tapos dito, pwede din kayo mag-post ng picture kung gusto nyo. Pangalanan natin itong test ride 1. And then, yan. Yun na yan. Save activity. Tapos, hintay nyo na ang upload in progress. Lalabas na yan dyan sa feed nyo. Pag upload complete na, yan. May kita nyo na. Hindi siya ganun ka-accurate kasi mabagal lang yung speed ko kanina. Pero kapag mabilis kayo, okay naman yan. So ngayon, itatry naman natin na walang internet. Yan, nakapatay yung wifi ko. So basically ganito lang may kita nyo kapag walang internet. Hindi nyo makikita yung feed nyo, pati feed ng mga pinafollow nyo dito. Pero ang kailangan nyo lang naman itong record button eh. So para ma-record to, ang kailangan mo gawin is buksan lang yung GPS mo. Pag nabuksan mo na, okay na yun. Hindi mo na kailangan ng internet. Yun lang naman kailangan dito sa Strava. Ganito yung mangyayari kapag wala ka internet. Kung kanino makikita nyo yung map, ngayon hindi nyo makikita. Mga square lang na ganyan, mga lines. So ito, bigla na nagkaroon ng map. Depende yan sa GPS nyo kapag na-save na mismo yung map sa Strava nyo. Minsan sa ibang phone, naka-lines lang katulad kanina. Pero okay lang yan kahit ganyan, kahit walang internet. May record pa rin naman yan. So try natin mag-record, papakita ko sa inyo. Pag na-click nyo na yan, ayan, okay na. Magbabike na lang kayo. So wait lang. Babalik ako. So ito na guys, sa pangalawang test ride natin. Trinay ko mag-record ng walang internet kahit naka-off yung wifi ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo kung paano gamitin ito ng offline. Simple lang naman, ganun lang din ginawa ko kanina. So kung gusto nyo lang talagang i-upload, kailangan nyo lang talaga ng internet para ma-upload to.
So yeah, may wifi na tayo. Next naman is pangalan nyo lang ulit yung ride nyo. Test ride 2. Yan, katulad lang ulit kanina. Save nyo na. Yan, upload in progress. Ito yung, so ito na yung test ride 2 natin. Tapos ito yung test ride 1. So yun guys, sana nakatulong yung ginawa ko ngayon kung paano gamitin yung Strava na kahit walang internet. Make sure nakapag-subscribe ka na kasi susunod ang gagawin ko naman video is kung paano gamitin yung real life. So shoutout nga pala kay Sammy Fallier, Jobit Katigbak, taga-Kabuyaw, Domingo Liedo Jr., Luigi Aydon, Christian J. Gatillo, taga-Kabuyaw din, at kay Alvin Urabor, taga Ilocos Sur pa yan. Shoutout nga pala din sa mga pumunta sa Night Ride event na ginanap sa Nubali noong March 24, Saturday. Shoutout dun sa mga nakamukha sa akin, yung mga nakakilala sa akin dun. Tapos lalo na kay, ano, kay Roy Oseo, medyo na natawa lang ako ng konti kasi pag uwi ko mga alas 12, nag-PM pa sa akin na spotted daw ako. May kita niyo dyan sa picture. Ako yung naka-red dyan na bilog. So, yun lang guys. Like, comment, and subscribe. And thanks for watching.